Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi man kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 6.1% na pagtaas ng inflation rate ng bansa, ngunit nanindigan pa din sa kanilang datos ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pinakamalaking kontribusyon sa pagtaas ng inflation rate ng bansa ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, alak, sigarilyo at maging ang transportation cost. Dagdag pa niya na ayon sa kanilang datos, posible pang tumaas ang inflation rate sa mga susunod na buwan tulad noong taong 2018. Sa datos din ng PSA, lumagapak ang purchasing power ng piso sa 0.87 centavos noong Hunyo, mas mababa kumpara sa 0.92 centavos noong Hunyo noong nakaraang taon. Samantala, sinabi naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na handa sila sa anumang mga polisiya na pwedeng magpababa ng inflation rate ng bansa. Tatlong bansa sa Europa ang nagbabala sa pagkain ng kilalang Filipino instant noodles na gawa ng Philippine-based food manufacturer na Monde Nissin. Naglabas ng order ang bansang Ireland, France at Malta sa pagkonsumo ng Lakimi Pansit Canton dahil nakitaan ito ng mataas na level ng ethylene oxide na ginagamit sa paggawa ng mga pestisidyo. Makikita na naglabas pa ng isang environmental health notice ang Malta government sa pagkonsumo ng mga produktong ito tulad na lamang ng original flavor, hot chili flavor, calamansi flavor, chili mansi flavor at beef noodle soup. Sa isang statement din na inalabas ng Food Safety Authority of Ireland, sinabi nilang ipinagbabawal ang paggamit ng nakitang kemikal sa produkto sa mga pagkain sa buong Europa. Sa statement naman na inilabas ng Monde Nissin, sinabi nilang walang halong ethylene oxide ang Lakimi Pansit Canton products at pasok ito sa standard na aprobado ng Philippine at USA Food and Drug Administration. Umabot na sa 140 Omicron BA.5 cases at 20 BA.2.12.1 ang natuklasan ng Department of Health o DOH. Sa isang press briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 79 katao ang nagmula sa Western Visayas, 21 ay mula sa National Capital Region, 7 sa Calabarzon at 5 naman sa Ilocos Region. 7 karagdagang kaso naman ang BA.4 ang idineklarang recovered o gumaling. Samantala, 70.8 milyong individual na ang fully vaccinated sa bansa laban sa COVID-19 hanggang noong Martes, July 5. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.